Good day mga agaw, isang makampalang araw naman po sa ating lahat. Welcome naman po dito sa aking munting channel, Agaw Senior. Una-una sa lahat, shoutout na rin po sa aking mga subscriber. Shoutout na rin po sa mga bagong nag-subscribe sa aking munting channel. Maraming salamat po sa inyo lahat at shoutout na rin po sa mga silent viewers po dyan. Sana naman po ay mag-subscribe po kayo sa aking channel. Maraming salamat po. Ngayong araw ito mga agaw, isang maulang araw na naman po. Bali, pangatlong araw na po ito na malalakas po yung ulan dito sa amin. At yung manukan ko po ay sobra pong maputik. Ngayong araw na tumagaw ay tatalakayan ko po sa inyo at ibabahagi ko po sa inyo, lalong-lalo na po sa mga nag-aalaga po dyan ng mga egg-laying hens na nasa bakuran lamang. Kung darating na po yung edad ng manok natin na egg-laying hens, lalong-lalo na pag nag-iisang taon na po ito, ay unti-unti po itong babagsak ang kanyang production sa itlog. Hindi naman po natin yan totally mapipigilan o mapiprevent. Talagang ganyan po talaga yung manok. Pag nagkakaedad ay hihina po talaga yung pagpapangitlog nila. Ang ginawa ko po dito agaw, itong sa akin, para po na hindi po agarang babagsak yung production niya sa itlog, ay hinahanapan ko po ito ng paraan. Ang ginawa ko po dito agaw, noong sa kasagsagan pa ng kanilang peak ng pangingitlog, yung pagkain ko po dito ay 100 grams po kada head ng manok. 50 grams sa umaga at saka 50 grams sa tanghali. Pero pagdating po sa edad na ganito na isang taon na po, ay binago ko na po yun at tinaasan ko po yung ratio ng kanilang pagkain. Ginawa ko na po yung bali 110 grams na po yung pinapakain ko sa kanila sa bawat araw sa kada ulo ng manok ng egg-laying hens. Sinagad ko na po yung 110 grams para naman po ay mapigilan ko po kahit na bahagya yung pagbagsak ng kanilang pangingitlog o ng kanilang production. At saka sa aside po doon sa pagbibigay ko ng sagad na pagkain sa kanila agaw, yung 110 grams, regular ko pa rin po itong pinupurga at saka pinapainom ko rin po ito ng mga multivitamins para po nasa palaging kondisyon ng kanilang katawan at hindi po ito sila manghihina, lalong-lalo na po sa pag-develop ng kanilang itlog sa kanilang tiyan. Sa nabasa ko po agaw, sa na-research ko po, meron po mga pag-aaral, study ng mga eksperto sa ganitong mga manok na pagdating po sa edad na isang taon ng ganitong klaseng mga manok ay babagsak po talaga ng 35% pagdating ng edad na 1 year old. So para naman po maagapan ko yun agaw na hindi naman po rektang babagsak o mabilis ang babagsak yung production nila, ayun na po, binibigyan ko po sila ng sagad na pagkain, 110 grams na po bawat araw sa kada ulo ng manok. So sa nakikita ko naman po, sa experience ko naman po dito, ay hindi naman po ganong nakikita yung diferensya ng pagbaba ng kanilang itlog. Masasabi ko po na may additional cost po sa pagkain, pero at least naman po kikita pa naman po ako dahil po yung mga itlog nila ay marami na pong large at saka extra large. So hindi pa rin po lugi. May kita pa rin po. So ganyan po talaga ako. Kailangan po talaga natin maghanap ng epektibong paraan ayon po sa nararapat o sa nakikita nating dapat gawin sa mga alaga natin, lalo-lalo na po sa ganitong mga manok, itong egg-laying hens. So sa ngayon po agaw, oras po ngayon, alas 7:35 ng umaga. Pulimlim pa rin yung langit. Meron na po itong itlog dito agaw. Yan.
kaawa naman po ng Panginoon ay hindi naman po bumagsak itong production ng itlog ko. Ayan po. Lalong-lalo na po ngayon nagaw. Street na naman po yung ulan dito sa amin. Parang tag-ulan na naman dahil paparating na yung Disyembre. Kaya inaagapan ko po yun ng paraan kung paano ko po ito masustain na ganito pa rin po yung reaction nila na hindi po babagsak. Yan po agaw. Yun lang po yung ginagawa ko dito para po kahit na konti ay ma-prevent ko po yung agara pagbagsak ng mga itlog para naman po hindi po ako malugi dahil sa mahal na po ng pits ngayon. Sana naman po ay tuloy-tuloy pa rin po itong manging itlog at palagi ko po itong minomonitor agaw yung production nila at saka yung kondisyon ng health nila. Lalong-lalo na po ngayon dito na parati pong umuulan sa amin malakas. Noong nakarang araw nga po ay bumaha po dito, kaya kung makikita nyo po, medyo maputik po yung manukan ko dito. Marami pong lilinisin. So mga agaw, hanggang dito lang muna itong video ko at saka maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. God bless po.